KIAN DIONISIO in the house. Welcome to Letters and Music. Yes, magandang tanghali, DJ Apple. Naku, nakakaloka naman yung kinanta mo, mga pa-fall. Oo, ikaw nagsulat nun. Ako rin. Ano naman naisip mo? Sino naman nagpa-fall sa'yo? Bago hindi ako eh. Yung kaibigan ko lang. Ah, meron siyang yung... Sino naman nagpa-fall? Sige, kausapin natin ng yung kaibigan niya. Masinsinan. Ito na yung pagkakataon. Best parang... friend niya lang. Minsan kasi ano lang sila eh. Minsan parang assuming lang sila. Ah! Ganun. Yan eh, yung mga best-best na yan. Hindi maganda yung mga may pa-best-best eh. Kasi hindi maganda yung kinauuwi ng mga best-best na yan. Pero ito naman, Kuya Kian, meron mga katanungan para sa'yo ang ating mga viewers. Okay. Tungkol sa best mo. Ay, sa best. Ito katanungan ni Christopher De Los Reyes. Curious lang po ako if paano siya nagsimula sa music industry. Hashtag letters and music. Nagsimula. Paano nga ba? Oo, walang alalang. After kong gumraduate, walang mahirap maghanap ng trabaho. Okay. Hindi, actually, naghahanap ako noon ng work sa Jaryo. Tapos, Jaryo? Jaryo. So, ikaw ay nag-graduate sa kurso ng... Maskumba? Yes. Ayun. Tapos, galing. Ayun, nakita ko lang na nangangailangan sila ng, tawag dito, yung singer. Sa Jaryo? Mm-hmm. So, ay, totoo nga. Mm-hmm. So, ang galing nga. Ayun, nag-audition ako, tapos natanggap ako. Ayun, yun na, tuloy-tuloy na. Wow, amazing. Tatanong ka pa naman kung ito ba ay music-related yung course mo, kung ba't ganyan ka mahusay magsulat. Yung pala, related din naman sa pagsusulat dahil mass communication graduate para si Kuya Kian. Yes. Ito naman, katanungan naman ni Angelica Herrera Panganiban. Aside from singing, ano pa po ang mga pinagkakaabalahan nyo? Hashtag letters in music. Wala. Yun lang talaga. Pag nasa bahay ako... Hindi ka naman nagsusulat ng mga news din? Hindi, or mga article? Hindi ko na-practice kasi. Hindi ko talaga siya na-practice. More on sa songwriting mo siya na i-apply. Pero, eto ba, nung ikaw, dati pa ba eh, mahilig ka na talaga magsulat? Nakapag-attend ka ba ng mga songwriting camps? Kasi di ba usong-uso yun, yung mga songwriting camps? Yes. Ang nagtulak sa akin para mag-attend ng songwriting camps, si Davey. Ay, si Kuya Davey. Talaga naman to si Kuya Davey. Yung mga tinuturo ko, ina-apply sa iba. Talagang i-chine-share niya. Sabi niya mag-involve ko. Involve ko na lang yung sarili ko. Mag-try daw ako dun sa isang songwriting camp sa Elements. Tapos, ayun, tanggap naman. Wow, ang galing. Kaya, ayun. Actually, kasama ko siya before sa Pinas. Kami yung... Tandem. Tandem before. Bago pa si Ike, walang choice eh. Kaya si Kuya Ike na, no? Joke lang, Kuya Ike. We love you, we miss you. Yung pala yun. Naku, for sure, magbabalik tambalan kayo. Kasi alam naman natin, meron tayong Pinas Songwriter Series. Yun nga, oo nga. Napakinggan kaya, ko nga eh. Magsasama kayo ulit. Sa March 6, si Tyre and Yumi. Mm-hmm. O, diba? Naku, amazing. Sana maulit yan. Namimiss ko na yung mga kapinas eh. Ay, for sure, mauulit yan. Very, very soon. Hindi na ako mag-google. Makikita ko, naka-promote na doon na kayong magsasama ni Kuya Dave. Sana nga. Bongga yan. O, ito naman. Galing naman kay Mon Orhaliza. Ano po ang mga kinalakihan niyang mga kanta o musical influences niya? Influences? Sino nga ba yung mga pinakikinggan ni Kuya Kian nung kaya bata pa lamang at ngayon eh, medyo hindi ka pa rin... matanda, ganun. Ano yun? Kasi ang pinakikinggan ng mga magulang ko since ano rin sila, mahilig din sila sa music, Bread talaga. Bread. So, anong, gaya, anong mga awitin ng Bread? Ano ba? Yung ano. mga pandikoko daw, ganun. And Aubrey was her name. Ayun, Aubrey! Yeah, yun yung mga pinakitinalakya ko mga song. So, tsaka yung If. Yun. If agpatawan mo, yun! Aking kapangazan. Galing, amazing. Pero loka, hindi yan na if a picture pala, if a picture, hindi if agpatawan. Pero sa mga local artists naman, sino yung pinakikinggan mo growing up? Si Sir Gary Granada. Ako, Sir Gary Balenciano, papasampling kita magsayo eh. Kaya nga hindi ko sinabi. Gary Sir Granada. Gary Granada. Si Janay Danao. Bebe Dancel. Ha? Para medyo pare-parehas talaga yung... So, ano ang genre ng tugtugan ni Kuya Kian? Ano eh? Merong nagsabi parang puro hugot daw. Kasi yung mga songs ko, puro hugot talaga. Ayun. Ano yung mga favorite songs mo ni Sir Gary Granada? Nila Ebe. Ebe. Ano ba yan? Tulog na, ayan. Mahal ko. Ay, ganda niya. Hala na muna natin ang mundong ito. Sige na, tulog na tayo. Yan.
Sabay tayong... Ay, hindi pala yung kadugtog na... Iba pala yun, mashup. Oo, iba yun. Ito naman, isa pa katanungan. Jessel Acosta Cruz, sabi niya, what's your greatest achievement so far? At ano pa yung gusto mong ma-achieve? Hashtag letters in music. Ano nga ba ang greatest achievement na masasabi mo? Ayun, kasi ang greatest achievement siguro masasabi ko yung maging part ako ng Jimmy Records. Wow! Kasi talagang ano eh, kumbaga, isa sila sa mga naniwala din na okay yung mga songs, okay akong pwede akong maging artist nila, ganun. So, na syempre, mapapakinggan natin dahil itong mga awitin ni Kuya Kia nasa teleserye. Mapapakinggan natin. Sana. Actually, yung isa, yung kinanta ko kanina, tumugtog na ako sa isang teleserye. So, ayun, yung song kanina yung pa-fall, tinugtog ko yun doon. Nako, parang magiging ikaw na yung kakanta ng mga teleserye ng GMA niyan, no? Sinabi na natin, talaga kung tutuloy-tuloy yan, mapupush yan. Alam niya na. Ito naman, ano pa ang gusto mong ma-achieve? Ma-achieve siguro, Kung hindi ka singer, songwriter ngayon, ano kaya si Kuya Kian? Siguro ano ngayon. Gusto ko talaga i-push yung pagiging DJ ko. Talaga? Sobra talaga. Kasi, paano ko ba simulan to? Nag-practicum ako sa Pinas. Mm-hmm. Before pa. Hindi pa siya Pinas noon. Doon ako nag-practicum. DM pa. Ah. Kasama ko sila, Sir Batoix noon. Kaya nung anong nakita ko sila. Anong taon na yun, Iko-compute ko lang. Siyempre, hindi ko sasabihin, di ba? Joke siyempre, maligaya lang. Maligaya building pa yun. Ang tagal na noon. Pero, sabihin, ayan, nakikita ko na sila. Tapos, ang saya-saya nila doon. Sabi ko, parang ang sarap naman ganun. Kaya natupad din. Kaya nagpapasalamat din ako kay Davey. Kasi sinama niya ako before dun sa Pinas. Nakakatuwa naman. Sobrang saya. Malay mo, soon malalaman natin, kasama na ulit natin si Kuya Kian dito. Sana, why sana. Not? At tumugtog. Tumugtog din si Kuya Davey sa iyong album launch. Yes, actually, album and music launch. Pero na kasi siyang music video launch. Mm-hmm. Pero na kasing music video yung pa-fall. Ayan, nasa likod natin ngayon. So, wow! Yun. Galing, no? Imagine mo ba na abot ka sa ganyan? Meron kang sariling album, may music video, na napapanood ng lahat. Hindi. Hindi ko to na imagine. Pero before kasi, bago pa to, wala pa ako sa records, nakatugtog na ako dito. Letters and Music. Ang tinugtog ko pa noon yung dating song pa. So, ayun. Sobrang malaki ng utang na loob ko dito sa Letters and Music, sa Pinas, kasi sila yung unang naniwala talaga. Yun. And syempre, masaya kami. Nakapiling ka namin ulit dito, di ba? Yeah. Ito naman, katanungan naman ni Jeffrey De Leon. Bakit niya naisulat ang kantang Pa-Fall? Ito na kami nag-usapan. Naranasan na po ba niya ito? Ano po ang hugot niya sa kantang ito? Hashtag Letters and Music. Ikaw ba ang Pa-Fall o ikaw ang Pina-Fall? Hindi ako ganun eh. Pero, naranasan ko siya before pa. Pero hindi na magpa-fall. na mabiktima. Pero hindi ako, sa song na to, hindi ako yung pinanggalingan ng story. Mm-hmm. Yung barkada ko talaga. Tsaka sa kanya nang galing yung word na pa-fall. Hindi ko alam yun eh. Ah, talaga? Sinabi niya lang pa-fall. Tapos ano yun? Mga paasa. Ah, okay. Yung pala. Mm-hmm. So, kaya, ano naman masasabi mo sa mga paasa girls out there? Sa mga paasa, siguro kakarmahinting ka. Grabe siya! Grabe naman siya! Wag lang sigurong masyado. Kumbaga, kung magiging mabait kayo, wag naman yung nararamdaman na namin na parang may iba na. To the point na mamimisinterpret na ng mga kalakihan. Wag naman masyado. Kung may kailangan kayo sa amin, diretsa inyo na kami. Eh, ano naman ma-advise mo sa mga guys na pina-fall? Sa mga kalalakihan naman na na-biktima. Biktima. Marami tayo talagang ganyan. So, ano lang siguro, ingat lang din. Huwag din masyadong assuming. Ayon. Siguro mas maganda yung tanungin mo na ng diretso. Correct. Ano ba talaga? Meron ba talagang tayo? Wala. Ganun. Di, minsan kasi, yung iba kasi, nagre-rely na lang sa paramdam-paramdam na hindi mismo pinagtatapat ang nararamdaman. Hindi pwedeng ganun. Ganun dapat, ganun. From the start, clear ang intentions, di ba? Kung meron nga kontrata na. Para malinaw, black and white, ganun. Anyway, ito, for sure, excited na ang ating mga ka-letters yung music na makarinig na isa pang awitin. Diba, kasama pa rin natin napakahusay si Kuya KIAN DIONISIO. At sabi pa niya, wala pa siyang boses dahil galing siya nag-promote ng kanyang album kahapon. Partida na eh. What more kung may boses? Grabe naman. Anong sikreto, Kuya KIAN?
Kaya kailang matutulog talaga yung boses mo. Ganun ba? Para hindi matulog yung boses mo pag wala kang tulog. Ay, ganun pala yun. Meron ka ba ginagawa mga routines before you sing, bago ka mag-perform? Wala. Ano tubig. Ba ang ano, sikreto? Wala, puro tubig lang. Kasi pag kulang sa tubig, katulad yan, kulang ako sa tubig. Masakit, tuyo yung lalamunan mo. Kaya kanina ba ako nahihirapan? Talaga? Okay. Ba't naman di halata naman? Nako, salamat po. Nako, ganun talaga eh. Kailangan maging pro na pro para hindi nahalata kapag walang tulog, kulang sa tubig, ganun. Pero ito nga, excited na ang ating mga Kalerogy Music sa yung ibabahaging balita. Kaya naman, promote mo na ang iyong album again, Kuya Kian. At syempre, ang iyong mga upcoming shows and events, imbitahan mo ang ating mga viewers. Yes, mga kakapinas, mga ka-letters and music, ini-invite ko po kayong lahat na i-download po yung song ko sa Spotify, sa iTunes, tsaka sa Amazon. Self-titled po, Kian Dionisio under GMA Records. And nakalabas na rin po yung music video, kaya sana panoorin nyo. Saan namin pwede mapanood ang music video? Bukod dito sa Letters and Music, of course, given na yun. Na rin siya, sa GMA channel. Tapos sa Mix, nandun na rin yata siya. So, sa MTV, nandun na rin. So, sa lahat-lahat? Sa lahat po, actually. Nako. may sariling YouTube channel ba si Kuya Kian? Meron po. Kian Dionisio Music. Makikita niyo po yung ibang mga... Hindi pwede rin mag-message sa'yo. Kanyara, may i-re-request ng mga songs. Ganun. Kasi ko-cover. Nagaganon-ganon. Meron po. Wow, amazing talaga. And upcoming shows and events, Kian. Yes. Mamaya po, nasa butcher shop ako sa BGC. Tapos, nasa Zambales ako ng 25. Wow, 26. Pwede mag-PA. Pwede ba yun? Nasa ano yan, sa Nagsasa Cove. Tapos, every Mondays po, sa May Tomas Barato, Octoboy. Alright. Ako, busy si Kuya Kian. More blessings, more fun. Salamat po. O, diba? At syempre, for more updates mo na naman sa'yo, yung mga social media accounts mo, i-share mo din sa ating mga viewers. Yes. Lahat po ng social media, just type in Kian Dionisio Music. Pare-pareho na po yan. Alright. At syempre, Kuya Kian, may mga pasasalamatan ka ba? Mga babatiin? Go ahead, ah. Yes. Of course, ang GMA Records. Maraming salamat. Si Miss Mitch. Yan, kasama ko ngayon. Hindi nagpapahinga yun. Ang blooming na blooming. Yes, naman talaga. Hindi masyadong prepared. Oo, nga, talaga ayan. Naman. Tapos, yung mga friends ko na tumulong, yung admin ko sa page na tumulong sa paglo-launch ng music video. Yan. Maraming salamat. Of course, Pinas and Letters and Music. Maraming salamat for believing na kahit wala pa noon, tayo pa lang, naniwala na kayo. Boss Peach, salamat po. Alright. Ako, excited na kami makasama ka muli. Yes, ako din. At syempre, maraming salamat sa muling pagbisita mo sa amin. Kahit alam namin, big time. Kaya hindi mo kami nakakalimutan dito. Yes. Alright. At syempre, ito bago tayo magpaalam. Meron muna akong babatiin. Nagbe-birthday ngayon ang aming chairman of the board. Walang iba kundi si Madam Grace Tupal. At syempre, ito may nagpapawahatid ng mensahe para sa'yo. Sabi dito, "Hi Grace. First of all, happy birthday. Ingat ka palagi. Huwag mo pababayaan sarili mo, ha? Love, Erap." Wow! Ang sweet-sweet naman! Nakakakilig! Kinikilig ako. Ako'y kinikilig. Anyway, nako. Nakakatuwa naman. O kayo, alam nyo na this, ha? Pag kayo ay merong mga pabati ng inyong mga iniirog, ng inyong mga minamahal, nagbo-birthday, gusto magpahatid ng mensahe through music, aba mag-message kayo sa amin. Sa aming Facebook. Punta kayo sa aming Facebook. facebook.com/lettersandmusic. At syempre, pwede rin kayo mag-email sa amin sa lettersandmusic25@gmail.com. At bukod pa, kung gusto nyo balik-balikan yung pinabati nyo, mapapanood yung mga past segments at episodes ng Letters and Music sa youtube.com/lettersandmusic. At bukod dyan, mapapanood nyo din kami at iba pang mga programs ng NET25 via live streaming. Just log on to www.eaglebroadcasting.net/net25tv. Now, maraming salamat sa muling pagsama nyo sa akin ngayong ikadalawa ng Marso. Nako, napakabilis. Time flies when you're having fun. Di natin napapansin dito sa Letters and Music kasi it's always masaya, di ba? At syempre, kasama nyo pa rin, of course, ako po si Apple Chew and I am 1 with 25. Thank you, Kuya Kian Dionisio in the house! Tam-tam!